guys, gagawa ako ngayon ng polo dress na walang biyak sa ano, sa harap. Tapos yung likod niya, lalagyan po natin ng bin. Gagawan ko muna siya ng pattern, guys. Oh, guys, ito yung gagawin nating pattern. Ito, guys, bumaba muna tayo ng 1 inch. Pagbaba po ng 1 inch, guhitan natin. O, yan. Tapos, guys, dito, sa banda rito, bumaba muna po tayo dito ng 10 inches. Ayun. Tapos, bumaba din po kayo dito ng 10 inches. Yan. Pagbaba nyo po ng 10 inches doon, guhitan nyo po muna uli siya doon. O, yun. Ngayon, ang kilikili po nito, yung pinaka-armhole niya, 10. O, ito siya, guys. O. Lagyan natin doon ng guhit. Yan. Tapos, guhitan natin ng patuwid. O, yan. Bali, ito po yung pinaka-kilikili niya. Ngayon, yung bust niya ay 40. Divide natin sa 4. 10. O, dun tayo, guys, sa 10. Tapos, guys, itong panggagalingan nito, dito sa kantong ito, bumaba po kayo ng 1 inch. Ito po yung kilikili natin. Pagbaba po ninyo ng 1 inch, i-divide nyo po sa 3. O yan. Bali, 3, 6, 9. Dito po, pumasok po kayo dito ng 1 inch at dito po ay 1 inch din. Ngayon guys, eto yung kilikili niya, maglagay po tayo na, kasi polo po ito, tsaka hindi po stretchable yung tela ko, maglalagay po ako ng allowance na 1/2 inch doon. Ito po yung 3 inches, i-divide natin sa dalawa, bali 1 inch and a half. Ngayon, yung 1 inch and a half, mula po dun sa allowance natin na, eto guys, yung 1/2 inch, dito po kayo pumatak ng papunta dito sa 1 inch, diretso po kayo dito sa 1 inch, maglanding po kayo doon sa eto, itong dulong to, yung dinivide natin sa 3, 6, 9. Ngayon dito, guhitan nyo po siya papunta dito. Ito na po yung pinaka-neck natin. Ito siya, guys. Ngayon, ang neck po nung aking gagawin polo ay 2.5 lang po yung luwag ng liig niya. Ito siya, guys. 2.5, tapos dito po ay 3 inches. Yan, sports collar po kasi ito. Ngayon ito, guys, hindi po natin itutuwid ng ganon. Ito kasi medyo i-slant nyo ng konti ang gupit. Parang sa polo din po. Yan. Ngayon itong laylayan, yung po kasing polo natin, ano lang po ito eh, simple lang. Yan, guhitan nyo na po siya papunta doon. O, yan guys. Ngayon, sukatin po natin. Ang haba po ng polo na gagawin ko, yan, mula po dito kayo magsukat sa shoulder, pababa. Dito lang po tayo sa 32. Ngayon, yung 32, guys, eto, slide nyo papunta doon. O, ayun. Ito po yung 32 galing sa shoulder. Ito po yung 32 galing sa shoulder din. Upitin na po natin ito. O, yan. Ngayon, guys, dito sa shoulder, ito po yung shoulder niya. Gupitin na po muna natin ito papunta doon. Tapos ito, guys, gupitin na rin natin
papunta po doon sa bus. O, yan. Tapos ito guys, gupitin nyo na rin siya pababa doon. Yan. Magtataka po kayo, wala akong allowance dito, eh polo siya. Ano po kasi ito, yung polong daya, sports collar po ito na may facing sa harap. Ayun dito guys, ganito lang po ang gagawin natin. Yan, ito po yung pinakaharap niya. Ngayon, ito po likod. Ito siya guys, oh. Double din po ito. Ito pong pattern ko, isa lang po ang likod at harap. Gupitin na po muna natin ito papunta doon. Basta gayahin nyo po muna itong pattern ninyo. Madali lang po ito. So, ito yung pattern natin, guys. Yan, tapos na. Ngayon, dito sa likod, kasi summer po ngayon, ito po kasi mamaya babaliktad siya na ganun. Ito po likod, lagyan nyo po siya ng, i-down nyo po siya ng 8 inches. Ayan guys po, 8 inches, tapos guhitan nyo po yun. Po, yun lang yun guys. Pag naguhitan nyo yun, bubitin nyo na po siya doon. Po, eto na siya guys. Kung ano yung armhole nung, kung ano yung sukat ng kilikili ng blouse, ganun din ang kukunin natin dito. Yan. 10 inches din po ang kuhain nyo dito. Yan. Tapos, ang pababa po natin ay 10 inches din. Ano po ito eh? 10 by 10. Ngayon, ito, itong 10 na to, mula dito guys, sumukat kayo ng 5 inches, dito 5 inches din. Guhitan natin yung 5 inches. Ayun, naguhitan na natin yung 5 inches. Ngayon, mula doon sa eto, sa dulong to, kunin nyo po yung 10, medyo idiin nyo po ito, ibaba nyo po itong medida papunta rito. O, nandun siya guys, dito siya nagtapos. Ngayon, mula doon, guhitan nyo po dito. Yan. Tapos ito guys, yung 10 na yon, i-divide natin sa 3. Kaya magiging 3 guhit at 3 inches and 1/4 na lang. Yan. O, ayun. 3 inches, 1/4, 3 inches, 1/4. Tapos dito, medyo lumuwag siya guys. Kasi didilog naman tayo dito mamaya eh. Dito, sa parteng to, ito guys, bababa kayo dito ng 1/2 inch. Pagdating po dito, aakyat naman po kayo ng 1/2 inch. Ngayon ito, yan, 3 inches and 1/4, bali dito kayo gumuhit ng palatandaan, yan. Kasi, ganito yun guys, manggagaling tayo dito, yan, medyo i-reach nyo muna siya doon. Ito po yung 1/2 inch, diretso muna po kayo. Pagdating po dito, umakyat po tayo papunta dito sa 1/2 inch sa ibabaw. Tapos, hanggang doon, guys.
Ngayon, dito sa baba, kung ang gusto niyang sleeve na luwag ay 7, dito kayo sa 7. Ngayon, yung 7 na yon, medyo umislide po kayo doon ng, ito po yung 7, dito po sa ibaba ng 7, sumukat po kayo ng 7.5. Yan. Yung 7.5, guys, iganon nyo yung bupet. Ngayon, ito, kumunik na po kayo doon sa ibabang yun. Kayo doon. Itong telang to, 4 kilo. 75 po ito. Ang yardage po niya ay 1¾. 45 po ang width nito. Pagka po kasi dyan is, 45 lang po talaga ang width. Ngayon, kung may mabibili po kayong chalice na sobra sa 45 ang width, ang pagkakaalam ko po pag ganun, local po yung chalice na mabibili nyo. Kunin na po natin itong prawn. O, ito guys. Gugupitin ko na siya dito. O, yun guys. Ngayon dito, magsa-side pocket po ako eh. Sumukat kayo ng 6. Mula doon sa kilikili, lagyan nyo po siya ng konting gupit. Ito yung v-neck niya dito. Gupitin nyo na dito. Tulad dati kanina, magtitira ng 1/4. Nakuha na natin. Pagka po kumuha kayo ng manggas, doblehin nyo na lang po para siguradong pantay. Narin po natin yung manggas. Ito po yung kilikili natin. Bababa kayo ng 2 inches. Ito yung front natin, guys. Yan. Kukuha uli tayo ng front na ganito, pero hanggang dito lang. O, yun. Ito kasi, i-facing natin dito mamaya sa front na to. Itong back niya, guys, huwag nyo na munang gupitin yung facing. Mamaya na lang po kasi ititihaya natin dito mamaya yung back. Ito siya, guys. Nagupitan natin kanina. Pag tinahi natin ito mamaya, dito tayo dadaan. Kaya hindi ko muna siya ginupit. Kasi pag ginupit natin, baka hindi sila magtama. 20 inches po yung collar natin. O guys, unahin natin yung sleeve. Haya natin itong back. Katahi po doon. Bumalik kayo dito. Ang
lalagyan na po natin yung masculine part yan. Kasi naka-flat naman na po siya eh. Dito lang po yun. Bawasan natin ito, guys. Yan. Tapos dito, itong tahi na to, sagad nyo ng pongki doon. Ayun. Itahi nyo po siya papunta sa piping. Tatahian po natin siya ng 116. Tahian natin ng 1/4. Dito na tayo sa front. Ito yung bilog ng front natin. Tatapas tayo ng 3 inches pababa. Tapos ito guys, yung facing, buo pa rin po siya. Tatahian uli natin ng 1/4 bago natin ikapit. Tahian natin ng 1/4. Pagdating po doon, tusok po yung karayom nyo. Ayan. Tumakbo kayo dito na may natitira din 1/4 doon. Ayan. Itikip nyo ito. Itikip nyo doon. Tamo kayo ng tatlo. Paakyat. Ito siya, guys. Ngayon, ito, gupitan natin. Ayun yung tahi natin, guys. So, kumanto kayo doon. Huwag nyo sakupin yung tahi. So, papasadahan nyo ng 116. Ayan. Ito yung right side natin. Kita nyo po. Ito. Punta kayo doon sa bukit natin kanina. Ito, yung back. Ito, guys. Ikapit na natin dito. Pag inapit nyo dito yung back, magtitira kayo dito ng ganong kalaki. Kasi yung back nyo, yari na. Kailangan may matira dito na ganon. 1/2 inch. Ito yung kabilang back. Magtitira kayo doon ulit ng 1/2 inch. Guys, ito na yung collar natin. Ayan, yung collar natin, ito yung front. Ito siya, guys. Yan. Ito yung tinandaan natin kanina. Isimulan po natin yung collar. Doon, guys, sa dulo. Yun. Start nyo doon. O, yan guys. Hanggang dito lang po yung tahi natin. Ito yung front niya. Ngayon, pumunta kayo dito sa kabilang front. Ito. Kunin nyo yung collar. O, yung guys, o. Yung tinandaan natin na 3.5, bali doble 7, dito nyo ulit itapat sa tinira nyong 1/2 inch. O yan guys po. Dito kayo magtatapos sa
ulo nito. Ito na siya guys, ah. Naikapit na natin. Kasi naman sa ulo eh. Ngayon, nandito na po. Ganito lang guys, oh. Kunin nyo yung collar, i-fold nyo po siya ng ganito. Ayan. Naka-fold na po siya. Pagdating doon, i-fold nyo yung papasok. Ito, kumuha kayo ng kasing laki noon at idapa nyo sa kanya doon. Tapos guys, dito, ganun din. Siguraduhin nyo lang po na pantay sila. Dito na po tayo sa malapit sa dulo. O, yun guys. Pag nandun na, medyo hihilahin nyo po yung ibabaw. Ipapantay nyo muna dito. Tapos pagdating dito guys, siguraduhin nyo na yung tahi doon at saka yung ito, pareho lang na haba. Pareho na magkadikit. Eksakto lang siya doon. Ito na yung collar natin. Fit na natin yung manggas. O, ayan guys, nakapit na natin yung bulsa. O, ayan guys, na-overlock ko na, tapos natupian ko na din, binuo ko na. Mamaya, isusukat natin. O, guys, ito na yung polo dress na tinahi natin, na sports collar siya. Ayan, na wala namang butones dito. Ayan guys, tapos yung likod niya, ayan, may pabinang konti. Oh, ito siya guys. Komportable po siyang isuot. At ang halaga po ng damit na to ay 75 pesos lang. Nabibenta ko po ito ng 150 to 200. At may dalawang bulsa po siya sa side. Oh, yan guys. Salamat sa panunood at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share. Thank you.